Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyo mga daddy ko, mommy ko, tropa ko, and welcome sa akin channel ang Daddy Cool World Channel. So, yun, panibagong araw, panibagong kwentuhan na naman, no? Since hindi pa rin tayo makalabas ng punyetang yan, no? So, actually, pwede naman na makalabas, basta may quarantine pass ka lang. No, since nasa modified enhanced community quarantine, which is naging effective naman paano napabawasan yung paglaganap sa Pilipinas ng COVID, no, and very helpful talaga siya kasi kung hindi tayo sumunod or nasa labas pa rin tayo, no, labas pa rin tayo ng labas, eh siguro mga 100,000 na ngayon yung may COVID, yung tinamaan ng COVID, no? So, medyo, ayan, kudos, no? Wait lang. Diyan na nga, no? Nagbabalik po tayo ngayon sa vlog natin, no? Kasi mayroong something happened, no? And, yun na nga for today, no? For this very moment day, no? Pagkikwentuhan naman natin is yun nga, since hindi tayo makalabas, no, ay ang pagkikwentuhan natin is ang mga baktol, no, baktolizers yan. So itong mga, hindi ko alam, may mga tao talaga, no, syempre hindi naman mapipigilan yan, ano po, hindi naman natin kung talagang may body odor ka, no, medyo mahirap yan labanan. But syempre, meron kasing mga panahon, ano po, na dapat maging cautious ka sa palipaligid mo, no? I understand kung hindi ka maliligo kasi nasa loob ka ng pamamahay mo. But syempre, ano po, syempre, kapag lumabas ka na ng punyemang bahay mo, punyetang bahay na yan, no? Maging cautious ka naman, ano po, mga tropa ko. No? Kasi ako po, ay isang administrative staff po, no? Hindi ko na lang yung aking trabaho, but nasa admin ako, and marami akong nakakasalamuhang mga tao, iba't ibang tao, iba't ibang nasyon, iba't ibang nationality, no? Pero syempre, most of the time Pilipino ang nakakasalamuha ako. Naiintindihan ko yung ibang nationality kasi meron silang paniniwala. Ano po? Hindi ko alam kung tama o ano. Kumbaga, ewan ko, parang hindi sila talaga naliligo. Ang ginagawa lang nila is nagpapabango lang. No? I don't know. Parang nabasa ko lang something. Or narinig ko lang kung saan. Na kaya hindi sila naliligo is syempre may bakterya sa katawan. Ayaw nilang patayin. Hindi ko alam kung totoo or what. But comment lang down below kung tama yung ginagawa. So kung yun yung belief nila, I understand that, pero talagang sobrang baho, no, baktolizers. Pero pocha naman, tropa ko, no, meron akong mga nakakasalamuha na tao na nakakausap, no, na talagang kakaiba ang baktolimization nila, yung kanilang baktolimization technique. No, ako, hindi ko naman itatanggi na minsan, ginajabar din ako, syempre, medyo chabi-chabi tayo at pawisin. No, talagang iba ang amoy, no, kapag natuyo na ng pawis, lalo na yung mga chabi-chabing tulad ko. Ano po, pero syempre, pumapeta tayo, no, medyo ano na yan. But I see to it naman na hygienic ako kapag gumahanap ako sa ibang tao. Pero meron talaga putik na yan, hindi ko alam kung bakit. No, nakakaiba talaga yung amoy. Ano ho? No, it is way back. No, way back years ago, no, na may nakasama akong ganito, eh. Ano po, siyempre, parang naalala ko lang siya kasi, ano ba to, nung nakaraang araw, no, grabe talaga, may nakausap ako. No, sa naman, ay, ano na, nakaraang araw nga lang, may nakausap ako talagang, shiap, no, Pinoy siya, ha? Tapos, ang malupit pa dun, no, ang malupit pa doon, yung tipong sobrang dami niyang tinatanong.
no? Iba yung amoy niya. Yung tipong pag-aamoy mo, nandito lang, no? Parang sinusuntok-suntok yung mga yung gilid ng ilong mo. Ganun. Tapos yung amoy na pasintabi po sa mga kumakain habang pinapanood tong video ko. Kasi hindi ko lang talaga, hindi ko ma-atip eh. No? So, yun. So, yung amoy niya, ngeta. No? Yung tipong, ewan ko kung ano, parang para siyang sundalo na may hawak na espada. Tapos, binawas-iwas ng espada niya sa loob ng ilong mo. Ganun kasakit. No? Ganun kasakit sa ilong. Pagkatapos, yung amoy, no? Hindi mo maintindihan na parang nalalasahan mo na rin yung amoy niya. Diba, nakakadiri. Nakaamoy na ba kayo? Naka-experience na ba kayo ng gano'n? Yung inaamoy mo lang, yung parang nakakain mo na rin. Diba? Sobrang yak. No? So, talagang hindi ko mapigilang gawin tong vlog na to. Kaya kahit medyo malilate na ako, no? Nag-vlog pa rin ako para i-share sa inyo to. No? Sa mga tropa ko nandyan. So, yun nga. Nag-trigger lang sa akin, bigla akong alala tong anong to, tong tao na to, way back years ago nga. Ano po, na talagang kakaiba yung amoy niya. Na kahit kakaligo niya pa lang, putik na yan, mga 5 minuto pa lang, na natapat siya sa initan. No? Or hindi siya natapatan ng aircon, electric fan, putik yung amoy niya, grabe. Ano ho? Tapos, yung tipong maghuhubad siya ng damit, tapos iiwan niya dyan, umaalingasaw yung amoy. Actually, ako din naman. Kaya ang ginagawa ko, binabalawan ko agad yung damit ko para hindi maano yung amoy. Pero, kakaiba talaga eh. No, tapos, meron pang one time, itong taong to, no, yung nakasama ko dati, naghubad ng medyas. No, hindi ko alam kung parang nakwento ko na itong putik na ito. No. Naghubad ng medyas, putik na yan. Mga 5 minuto pa lang, grabe na. No, grabe na yung amoy. Yun nga, yung tipong yung may stuck dito. Yung parang tipong mga mandirigma sila, tapos susugurin ka kahit saan ka magpunta. Kahit takpan mo yung ilong mo, no, para papasok sila sa lahat ng butas ng ano mo, sa lahat ng butas ng katawan mo, tapos mapupuntahan sila sa ilong mo, ganun siya kabaho. No, mga tropa ko. Diba? Naiintindihan ko na quarantine yun. No, hindi anytime pwedeng lumabas. No, more on nasa bahay ka lang. At mas pinipili mong hindi maligo. Ano po? Pero po siyang nala naman. Pakiayos lang po yung bactomilization. No? Mga bactolizers dyan. No? Kasi, ewan ko sana hindi na nga bumalik yung taong yun. Ano po? Pero, syempre, wala tayong magagawa. Trabaho. No? Pero, every time, no, hindi ko alam, kasi nangigigil ako, no, eh syempre, yung kwarto, aircon, talagang, tapos, kung tumambay pa sa loob ng opisina, no, or kung makipag-usap pa siya, mababa na yung 5 minuto, no, mabilis na yun, 5 minuto, putik na yan, samantalang 10 segundo pa lang, gusto ko nang masuka, no, kaya, ewan ko. Grabe talaga. Kaya, hindi ko, eto lang kasi yung mahirap mga tropa ko, no. Ang hirap sabihin sa tao, no, na mabaho siya. Na hindi siya masasaktan. Siyempre, ikaw, kung hindi naman ganun katigas yung pagmumukha mo, no, di, may mga ganung tao eh, nasasabihin nila talaga sa'yo ng harap-harapan. Although, maganda yun, face to face. Pero syempre, masasaktan mo yung damdamin ng ibang tao. Paano pag may problema pala yun na dinadala, tapos bigla ka na nasaksakin. Ako, yun kasi yung kinakatakot ko. Kaya ako, gusto ko, kung sasabihin ko sa kanyang mabaho siya, ano ho, kung sasabihin ko sa kanyang mabaho siya, gusto ko sa paraan na hindi siya masasaktan. Kaya ginawa ko tong vlog na to, no, para sa mga bactolimization out there. Yung mga bactolizers, no, na ako na nagsasabi na hindi masabi ng mga kaibigan nyo, ng mga mahal nyo sa buhay, maligo kayo. Alam ko naman, no, alam po namin mga tropa ko na sanay na yung ilong nyo,
kumbaga, yung amoy nyo, no, yung amoy, yung bakto nyo, may quarantine pass na yun sa ilong nyo, kaya dire-diretso na. Kaya dire-diretso na lang yan. No, kumbaga, pinrases na ng utak nyo na ito, may quarantine pass tong amoy na to. Kaya padiretsoin nyo na lang. Tapos palabasin nyo lang kung saan bahagi ng butas ng katawan nyo dadaan. Pero syempre, no, kagaya nga na nangyayari ngayon, hinahanapan ng quarantine pass. Yung amoy nyo, hindi yan basta makakapasok sa hindi yan makakapasok basta sa ilong ng ibang tao. No? So, kayo, syempre, alam nyo naman yan sa sarili nyo eh. No? Wala lang nagsasabi sa inyo kasi ayaw nyo yung masaktan. Lalo na kapag pinapautang nyo, o kaya may utang sa inyo, o kaya may ginagawa kayong beneficial sa kanila, hindi nila masabi sa inyo. O kaya crush nila kayo. Diba? Parang sagwa naman, ang gwapo mo, ang ganda mo. No? Tapos ang baho ng amoy mo. Pag-ingatang. Hindi na kayo kakrushin yun. No? So, yun. Ako na po nagsasabi, mga tropa ko, alam niyo yan. No? Alam niyo po yan. No? May bakul kayo. Maamoy niyo yan. No? Hindi nyo man aminin o hindi. Ay, no? Aminin nyo man o hindi. No? Alam niyo yan. Alam niyo yung kakaibang amoy ng katawan niyo. No? So, ang payo ko po, maging cautious. Kung sino man po yung tinutukoy ko sa vlog na to, ano po, no, na nakakausap ko or pumupunta sa akin, pumupunta sa akin, nagkipag-usap sa akin, no, ligulin. Ano po, sana mag-flash to sa YouTube mo habang nanonood ka ng YouTube. Ano po, na ikaw, presidente. Administrap po ako sa isang, ano po, ano, yon. Ikaw na residente, sana mag-flash to sa ano mo, or kung sino man po ang nakakakilala sa akin na vlogger na nakatira doon sa, ano ko, no, i-share nyo po sana para malaman niya na yun nga po. Ang sakit din po sa ilong kasi yun, maligo. And yung kakilala ko dati na way back years, sana nagbago ka na. And alam mo rin yan kung sino. Or kaklase, katrabaho, or kung sino man po na kilala po akong vlogger. No, sana, yun. Solusyonan nyo po yung mga amoy nyo kasi punyeta talaga. Ang sakit sa ilong. No, I hope na sana tamaan yung mga baktol yan. Maligo. Kasi hindi yan sasabihin sa inyo ng mga kasama nyo or mga kaibigan nyo, man sa buhay. Kasi ayaw nila kayo masaktan. No, or kung sinabi man sa inyo at di nyo matanggap, ay, sorry. No, tanggapin nyo na. No, pero may solusyon naman dyan. Tawas lang katapat nyan. Saka suka. Maligo kayo ng suka. No? So, mahaba na ang oras at talagang talagang ipinilit ko itong vlog na to para lang panawagan. No? So yun, thanks for watching for today's video and don't forget to like, share, comment, subscribe, and click na rin yung bell button para updated kayo sa aking daily vlogs na sana magawa ko. Di man siya daily vlogs pero 4 to 5 vlogs a week. No? So yun, abangan nyo po yung mga susunod kong vlog. See you when I see you and bye-bye. Humba! Bactolizers. Ligo-ligo din pag may time, ha? Shake it, baby.